can start. Topic natin this afternoon is about cloud. Is it yung webinar? Yes po, by this Saturday, this coming Saturday, free yung webinar na i-conduct natin sa kanila. Bali for promotion din yun, para mag ano, makakuha din tayo ng leads pa ulit to engage, ano din, engagement with audience engagement, ganun. So yun, balik tayo. Ang topic natin is graphic designing, so it's very interesting, and we have again Sir Henry. Nagbabalik si Sir Henry ulit, ang ating trainer this afternoon, and siya yung magtuturo sa atin with the ano ba, tips for better graphic designing. So ay, wait lang, hinaan ko na pala yung audio. Yeah, so Sir Henry, go ahead po. We can start na po. Okay, so good afternoon to everyone. Then, ayun nga, yung topic natin is graphic designing. Wait lang, share ko lang. Screen. Eh, oh, wait. Balik. Nakikita na ba? Nakikita naman. Yes, sir. So, graphic design. So, any ideas ba? May mga ideas ba? May idea ba kayo about sa graphic design or something na, kumbaga, may idea na kayo about dito? Kasi, heads up ko lang. So, sa graphic design natin ngayon, hindi ako magtuturo ng kung paano mag-Photoshop or paano mag-edit or mga ganun, mga Photoshop. Kasi, sa graphic design kasi, kahit anong medium pwede. So, nasa inyo yun. Kasi kahit nasabihin magaling kayo mag-edit, magaling kayo mag-Photoshop, magaling kayo mag-Canva, kung hindi nyo alam yung about sa graphic designing, yung mga fundamentals niya, so, useless lang. Kasi, tulad yan, although, kailangan nyo rin marunong sa editing, pero pagdating na sa business or nasa industry na kayo, so yun, kapag may mga task na binibigay sa inyo, like sa graphic design, mag-design kayo ng ganito, mga business card or invitation. So ang kailangan talaga dun is yung fundamentals or yung idea sa paggawa ng isang design. So dun natin mapag-aaralan yung mga basic, yung mga do's and don'ts sa dito sa graphic designing. Kasi kahit ano namang pwede nyong gamitin, kahit na actual or papel, kahit sa billboard na kayo nagpipaint kayo, matatawag, magagamit niyo yung graphic designing, yung mga fundamentals na to. Fundamentals of design. So, meron tayong lines. So, sa ngayon, pag-aaralan natin about lines, shapes, form, texture, and balance. Okay, so sa lines. So, yung mga yan, kung mapapansin nyo, hindi sila masyado napapansin sa mga design, pero yung bawat design na ginagawa, yung mga graphic design, is binubuo ng mga element na to. Like yung sa line, shapes, form, texture, tsaka balance. So, kailangan lahat ng yan nag-exist doon sa design natin, then alam natin siya dapat kung paano sila gamitin. Next natin. Okay, so line. Line is a shape that connects two or more points. So, makikita natin, minsan sa mga design, meron yung weight ng mga lines. So, meron yung makapal, so, yung patamtaman lang, and then yung meron maninipis. So, isang example yan minsan, kung makikita natin sa mga sign na ginagamitan ng mga lines, minsan nagiging division sila. Mga yan. So, importante din yung mga lines na pinagagamitan. Okay, so shapes. It's any two-dimensional area with a recognizable boundary. This includes circles, squares, triangles, etc. So, yung about sa line mamaya, papakita ako ng mga example kasi be ready kung kasi sa next meeting natin, so Thursday, so magpapagawa ako ng isang logo design based lang dun sa name ng company tsaka sa description ng company. So, kayo nang bahalang gumawa ng design. So, parang gagawa lang ako ng design sa Thursday.
O simpleng-simple lang. So based lang doon sa description, then magbibigay ako ng parang company, tapos yung description niya, then gagawa niya siya ng sariling logo. So kailangan may story din yung logo. So hindi lang siya basta in-edit nyo lang or ginawa nyo lang ng based doon sa pangalan. So kailangan may story. May story yung logo niya. Kasi kaya sa mga company, pag tinanong yung isang logo, doon sila nakikilala. So kailangan yung logo na yun is sa logo na yun nakapaloob yung history niya or yung story ng mismong company or yung vision mission niya. So sa shapes, it's a two-dimensional area with recognizable boundary. This includes circles, squares, triangles, etc. So sa shapes natin, meron tayong tinatawag na geometric and then organic. So sa geometric natin, yun yung mga karaniwan nating nakikita like circle, square, triangle, rectangle, and then star. So kumbaga yung mga, meron silang mga edges, then talagang pag sinabi natin circle, alam natin agad yung itsura. Pag sinabi natin square, yun agad yun. So sa organic naman, sila yung mga tinatawag na parang parang mga freestyle. So wala silang, kumbaga, freestyle kumbaga, wala silang accurate na measurement. So yun yung mga tinatawag ng mga organic. So parang freestyle, kumbaga, basta nailalagay sila as shape. So ang susunod niyan sa shapes, yung tinatawag na forms. So forms can be three-dimensional and exist in the real world, or they can be implied using techniques like shadow, like light, shadow, and perspective to create the illusion of depth. So tulad niyan, kapag ito, simpleng 3D, then kapag nilagyan natin siya ng kulay or then nilagyan natin ng shadow, so mas nabubuhay ngayon yung isang object. Like na ito, plain lang siya, pero pag nilagyan natin ng mga shadow or light, nakikita natin nagkakaroon ng depth o mayroong offset na tinatawag. So nagbabago siya, nagiging mula sa plain shapes. So pag nilagyan natin siya ng force, nilagyan natin siya ng light, mga technique, shadow, so nagkakaroon siya ng parang illusion. Ganyan. Okay. So sa texture naman, it is the physical quality of a surface, like form. It can be three-dimensional, something you can see and touch, or it can be implied, suggesting that it would have texture if it existed in real life. In design, texture adds depth and tactility or to otherwise flat images. Objects can appear smooth, rough, hard, or soft depending on the elements at play. So yung mga example niya nito. So kapag nakita natin yung ganito, so kahit sabihin natin image lang siya, so parang mararamdaman natin yung texture niya. Sa pamamagitan ng paglalagay ng texture sa isang image o sa isang design. Tulad nito, papel. So kung mapapansin natin, pwede natin, kumbaga alam natin feel. So yung pag mga ganito kasi, minsan pinagagamitan siya sa mga parang mga old design. Kasi nauna. So ito naman, shiny gold. So depende rin sila. So kapag pinagsama-sama natin yung shape, then yung form and texture, minsan ito. So kapag yung simpleng circle, na flat image, nilagyan natin siya ng light, then shadows, then texture. So para siyang nagiging isang object talaga. So ganun yan sa texture. Okay, then sa balance, is the equal distribution of visual weight. Balance can be affected by many things, including color, size, number, and negative space. So sa balance natin, meron tayong tinatawag na symmetrical, then asymmetrical. So sa isang design, so ito yung makikita nyo symmetrical. Although na kahit pag dinivide natin sa, to in, baga sa dalawa, makikita natin na pantay yung design. So kapag yung weight niya is, kumbaga, pantay yung weight ng isang design natin. So ang pinagkaiba niyan sa symmetrical is ganito. Although na pinaghiwalay natin sila, pero kung makikita niyo yung weight, is the same pa rin sila. So yun sa symmetrical, then sa asymmetrical. So try natin. So ano ko rin din yung Canva kasi ang kagandaan ng kasi ng Canva is di nyo na kailangan ng mabilis na PC sa pag-edit. Then kahit sa pag lumipat ka lang ng PC, basta yung account nyo nakalagin, then matutuloy nyo yung ginagawa nyo. So try natin gumawa ng
mga example dito. Una, lagay tayo ng, so yung sinasabi ko kanina, yung sa shape, mapapansin nyo, simple lang siya, rectangle. Pero kapag in-edit natin yung image, nalagyan natin ng shadow, like sa backdrop, yan. Ay, kita nyo na parang siya nagkakaroon ng buhay. Then sa drop, then sa angle, so depende sa pag-iba-iba ng klase ng shadow. So, nag-iiba din yung tingin natin sa isang image. So, pag wala yan, so parang flat image lang siya. Pero pag nilagyan natin siya ng shadows or light, so nagkakaroon siya ng buhay. So, kung makikita natin, para siyang lumulutang. So, same lang din siya pagdating sa text. Ganyan. Pag nilagyan natin din siya ng shadow, so yung kita nyo para siyang lumulutang. So parang nagkakaroon ng buhay. So depende rin natin yung sa design. Like, example natin. So pagdating naman sa mga business card, so more on na may encounter nyo to. Business cards. Yeah, so depende rin sa company na may encounter nyo. So minsan babasehin nyo rin yung edad nang nagpapagawa sa inyo kasi based sa experience kasi pagdating sa mga yun tulad niya mga bata ngayon mas gusto nila yung minimalist or yung modern design like kaunti lang yung nakikita sa isang design pero kapag yung mga nagpapagawa sa inyo is medyo may edad na so tulad nga ng dati kapag dating sa graphic designing dati sa mga unang panahon talagang makolorete yung isang design. So, mas gusto nila yun. Kumbaga, kaysa gumawa kayo ng minimalist, pero yung client nyo is, yun nga, medyo matanda na, hindi nila magugustuhan yun kasi karamihan sa kanila, gusto nila makolorete. So, tulad nito, iba-ibang klaseng design. So, depende yan sa gusto ng client. So, meron yung simple lang. So, yung itong lines na to, para nag-emphasize about sa logo, then dun sa pangalan, yung sa president. Same din sa paggamit ng kulay. So, ganyan sa logo. Wala, hindi mawawala yung logo ng company. Then sa shapes. Yan, tulad yan, mga shapes lang yan. Then, naka-emphasize din yung sa mismong pangalan. So, kailangan pag gumawa ng design, andun yung lahat ng kailangan na details. So, hanggat maaari, huwag yung masyadong clog. So, depende pa rin sa gusto ng client. Pero hanggat maaari, magawa nyo rin muna ng minimalist design kasi yun yung mas kailangan ngayon. So, depende na lang kayo kapag natanggap na kayo sa company, depende na rin sa gusto ng client. So, example din yung mga sinasabi kong parang may story. Saan ako design? Rin ito. So, ito naging proposal ko siya sa Heartland ka, sa company ng Heartland Ventures. So, dito, ito na yung pinakabuo niyang logo. So, kailangan details by details, merong kahulugan yung bawat detalye ng isang logo. So, hindi lang basta ginawa lang siya na design ng ganyan. So, kailangan pati yung sa kulay na ginamit. So, next meeting natin, yung pag-aaral natin about sa color palette. So, ito, tuloy niyan sa shapes, a heart shape that symbolizes the core of a heartland. So it also represents passion, enthusiasm, and care. Combined with red color that represents passion and love. So kailangan ganun yung paggawa nyo nito. So may bibigyan lang akong pangalan. So tulad din nito, simpleng line lang siya, straight horizontal line that is parallel to the horizon that moves from left to right. Show security, calmness, and stability. So kung mapapansin nyo, kung titingnan nyo, ang sasabihin nyo, simple lang yung pagkakagawa ng mga linya. Pero bawat lines, meron siyang kahulugan. Then, dilated, sharp and angular shapes represents power, intelligence, stability, and control. Combined with gold color that shows value, elegance, luxury, and success. With triangular shape that make it more edgy and represents power, technology, and sleekness of appearance. So, may ask lang ako, meron ba ditong nakagawa na ng mga logo? Or something, or familiar kayo sa ganito, or ngayon nyo lang nakita na per logo is kailangan merong meaning sa mga ginagamit na mga shapes, lines, letters.
So pwede kayong mag-type. Aray sa sun. Sige, ano, Alayan. Ayun. So sa iba, ano yung mga medium na ginagamit na sa pag-edit or paggawa ng mga design? Photoshop, Canva, or anything else? Majority. Ayun, so karamihan sa Canva. So kung makikita nyo rin, Pixel po ang mabilisan pag medyo mahaba ko. So may nakagamit na dito ng Illustrator. Adobe AI. So may iba-ibang klase. Tulad nung nakaraan, pag sa website naman, mas mabibilisan sa ngayon, Dreamweaver. So pag iba, ay pag sa effects, animation, after effects. Sa video naman, Premiere. Then sa kung mga photos lang, Photoshop. Then karamihan kasi ng mga logo, so ginagawa siya sa Illustrator. So meron kayong meron ba dito iba na may pen tab na ginagamit? So kung gusto niyo mapag-aralan, kung gusto niyo mag-concentrate pagdating sa graphic designing, so kailangan niyo rin mag-aral pagdating na sa pen tab. Kasi mas madaling mag-edit pagdating doon. So familiar ba lahat about sa pen tab? Hindi po familiar ako kasi hindi po ako nakakagamit. So kung makikita nyo, ganito kong klase yung pen tab. Nakikita ba? Then meron siyang pen. So ganito siya. So kung gusto nyo siyang bumili ng ganito, tawag dito. So meron kasi dalawang klase ng pen tab. So yung isa, yung may screen, yun yung mas mahal. So yung isa naman is wala. So imbis na mouse, yung gagamitin nyo is pen. So parang talaga kayo nagda-drawing. So ganito siya. So yung brand nito is Yuwon. So sa mga beginner, so pwede niyo ding gamitin yung pwede kayong bumili ng Yuwon tablet, yung brand niya Yuwon. Then mabibili niyo siya sa Lazada and sa Shopee ng mga nasa 2,100. Ganito siya kalaki. Para sa nasa 7 inch yung screen niya. Then meron na rin siyang iba-ibang klaseng pen or yung tip ng pen. So try nyo din. At least kung gusto nyo talaga sa graphic designing, so mas maganda siyang gamitin. Okay, so yun. Pagdating sa shapes, then siya, then sa line, then kahit sa lettering, meron din yan. Kung it's either na bold lahat ng ginamit nyo or naka-caps ng lahat, so depende yan. Kamari with all caps, tulad nito, with all caps font that shows being bolder. So kahit pagdating sa all caps, meron ding ibig sabihin yun. Confident and ability to take risk. So kailangan kapag gumawa nga kayo ng logo, kailangan may re-represent kayo sa kanilang ganito. Kasi para pag tinanong ng iba kung paano nagawa yung logo, so doon tatatak. So, ganun din sa kulay na ginamit. So sa mga logo, hanggat maaari, tatlong kulay lang yung maglalaro. So medyo iba kasi dumalagpas na doon, yun yung maraming kolorete na tinatawag. So tulad nito, a fully built logo that represents the company in a combination of all the topologies that corresponds to the mission and vision of the company. This logo represents the company of its power, intelligence, ability, and control that are willing to take risks and being confident when it comes to real estate, ventures, and development with a great value and elegance of design that shows sleekness of appearance. So kailangan ganyan siya. So meron din naman, pero bago ko na-attain yung ganito, yung final logo, so dumaan muna ako sa ibang klaseng proposal. So kailangan, tawag dito, yung pasensya nyo is malaki rin kasi kapag nagpo-propose kayo ng isang design, so maraming revision na mangyayari. So tulad na ito. Tulad niya, so dumaan muna sa ganito, then ganito. Ito. So kung mapapansin nyo naman kasi dito, medyo corporate naman yung style ng ganito. So since kasi dito, yung sa isa, so yung sa isa natin, yung sa ganito kasi is yung client ko dito is medyo may edad na. So favorite color na rin yung gold. So dito kasi is sumunod ako sa ibang kulay. So naglaro lang ako sa dalawang kulay dito.
So pagdating dito is gusto niyo yung gold. So kailangan makahanap ako ng klase ng gold na maiko-combine ko rin doon sa logo na kapag hindi sinabing gold, basta gold lang ang ginamit na kulay. Okay, so ganun din pagdating sa may wait lang. Sa mga business card. Then kahit sa resume natin, so pwede rin yung pagdating sa design. O kaya sa brochure. Sa example na ito, yung mga ganito. So, sa division, so kailangan yung weight. So hindi siya dapat na, kailangan meron din tinatamag na white spaces. Then sa mga division. So pwedeng gumamit nga. Ang kagandahan lang din dito sa Canva, so meron ng iba't ibang klase ang cost ng mga sizes nila. So pwede rin yung custom sizes. Then presentation. So andito na. So for document, dito na lahat. So kung gusto natin ng poster, click lang natin. So automatic na yung sizing niya. So meron din, ang kagandahan din dito is merong iba't ibang klaseng template. So kung mapapansin nyo dito, like ito. Yan. So kung mapapansin nyo dito, yung design niya is simple lang. Pero naka-emphasize yung now available online. Then nilagyan niya ng underline. So para naka-emphasize talaga dun sa word na ganito. So simple lang siya. So dito, sa simpleng design na to, napapakita niya yung product. Then yung gusto niyang sabihin. So kailangan kasi pag gumawa tayo ng design, kailangan yung communication natin dun sa titingin is kailangan nandoon. Na kailangan pag tinignan nila yung isang design, sa unang tingin nila, alam na nila yung magiging or yung pinakagusto nating sabihin. Masinin natin yung iba't ibang klase design. Tulad din neto. Emphasize sila. So, hindi din siya ganun ka-crowded. Tulad ng ganyan. So, yung flow. So, yung lines. Na-represent siya kung titignan natin. So, yung flow. So, yung lines na yan na ginamit niya is flowing. So, nag-represent din sa flow na word. Then, yung mga images na ginamit. Shapes. Yeah. So, sa mga nakapag-design na dito, pwede nyo bang ma-share or ma-send? So, para matingnan natin kung paano nyo ginawa yung design. Pwede nyo i-share dito. Kahit send nyo na lang dito sa chat, then titignan natin. Yung sa mga nakagawa na ng design or may mga kasi meron dito ata mga sumagot na meron ng experience na gumawa sila ng logo or tsaka design. Yeah, wait ko na lang. I-send yun dito sa ano. So wait ko na i-send nyo dito sa chat. Para sa inyo naman yung gawin na tingnan natin. So dito, may kita nyo yung sa may earth. So ginamitan niya rin ng texture. Tulad nyan. So may kita nyo yung texture niya sa background. So kahit rin dito. So isang example din yan. Tulad na ito. So since na farm yung pinaka tawag dito. Pinaka tema, Bay Farm ng Heartland. So, yan. So, gumagamit ako ng iba't ibang klaseng element. Yan nga, mga tanim. Then, yung parang plot. Yan. So, sa isang tingin natin, so, makikita na siyang parang plot. So, ganun lang siya pagdating sa mga design. Paglagay ng texture. Then, sa go green. Yan siya. So, titingnan natin yung kay Lian. Okay lang. Yan. Clinic of Gadgets. So, Lian, pwede kang mag-unmute and then explain mo yung logo na ginawa mo. Ano po? Narinig po ba ako, sir? Ayan, rinig ka. Ayan po. Kasi ano po kasi yan. logo po ng sarili ko pong business kasi nag-ayos po kasi ako ng gadget. And yun po. Tapos yung nakikita po natin dyan is yung unang-una yung mobile phone.
So yung syempre representation po talaga niyan is yun nga rin po, kasama rin po sa mga in-eyes ko is mga mobile phones and pwede rin tablets. Parang ganyan po kasi yung shape niya, di ba? Parang ganyan po yung meaning. Parang anything na gadget. Tapos next naman po, may kita po tayong dalawang kamay. Parang ibig sabihin po yun is care para sa mga customer natin. Tapos yung tao po dun sa loob, may nakita po tayong tao dyan. Sa loob ng heart, yun nga po, parang care. Tapos yun po yung tao. Yung mga clients ko po, yung mga customer ko po. Tapos yung plus, yung related naman po ito dun sa pinaka, ano po, parang health. Parang ibig sabihin po nun, parang in-incorporate ko po siya sa clinic of gadgets. Meaning parang sa hospital po, parang ganun. Parang clinic of gadgets po. Tapos yun, yung nakita po natin yung dalawang ano dyan, tools. Isang screwdriver tsaka isang ano, katala na tools. Parang yun po. Parang nag-re-refer. Parang yun po yung pinaka-meaning niya. Medyo ko lang pa nga po eh, pero in the future po, baka dagdagan ko po yung ano. Baka ibahin ko po yung logo. Yun galing naman. Then yun nga yung solidity din ng kulay. It's black. So yun, may enhance lang to kapag yun nga, nilagay mo na siya. So kasi kailangan magpalit din siya ng kulay. So kailangan din siya may kulay din kahit papano. Pero all around, ang ganda ng representation. So palakpak naman dyan para kay Lian. Talagang ano, at least yung logo niya. Kasi mayroong iba dyan na gagawa lang ng logo or mga design, basta lang makagawa. Ganun. Pero kapag kasi may client na tayo, so kailangan, ang karamihan kasi niyan, bibigyan lang tayo ng description. So wala tayong parang pinakasusundan, so bibigyan lang tayo ng description. So nasa sa atin na kung paano natin mailalagay yung design. So sa graphic designing kasi, hindi yung may sinusundan tayo na gagawin or yung design na parang, patawag dito, parang yun yung tatrack lalo na sa logo designing. So kailangan unique. So kailangan wala tayong kaparehas kasi ipaparegister nila yung mismo yung mismong logo. So kailangan unique, sarili nating gawa. Then kailangan bawat element nun is may meaning tayo. Kasi dinidisplay din yan sa company kung paano nagawa yung isang logo. So ganyan siya. So katulad din kanina, so sariling gawa din ni Lian, no? Lian ba? Tama yung pronunciation ko ng pangalan. Lian po, sir. Lian. So, ganun, ganun. So, kapag dating sa logo, so, kailangan sarili nating gawa. Then, pagdating naman sa mga business or mga invitation, so, pwede naman tayong gumamit ng mga free na team. Basta yung free lang siya. So, nasa sa atin na, pwede na natin i-edit, palitan, o maglagay ng ibang klase mga element. So ganun din. So kailangan ang una nating intindihin yung communication. So kailangan paggawa natin ng design, kailangan dun sa mga text na gagamitin natin, kailangan pagkatingin ng tao, hindi yung maguguluhan pa sila like para saan to. So kailangan unang tingin, alam makikita nila agad yung point nung design natin. So yun yung mga effective na mga graphic design, mga designer. So sa unang kahit napakasimple lang ng design, napapakita nila agad yung pinaka-mismong tema or pinaka-meaning ng design. Tulad ng mga ganyan. Tulad na ito. So meron namang mga tinatawag na informative. Mga ganyan. So kailangan, hindi clog. So kailangan yung weight, yung balance na tinatawag natin. So ganyan. Hindi yung basta kung saan-saan na lang na makikita or magulo-gulo. So hindi naman kasi tayo gagawa ng abstract na kailangan yung tao titingin ng sobrang tagal para lang makita yung design natin. So iba naman yung para sa mga graphic artist na merong hidden meaning na tinatawag. So ganun din. So sa mga logo may ganun din naman, hidden meaning. So hindi naman sa isang tingin lang alam na agad. Pero pagdating sa mga business, tulad na yun ito, mga invitation, so kailangan na-emphasize yung meaning, mga gusto natin sabihin sa isang design or sa isang invitation na ginagawa natin. So hanggat maaari, mas simple, mas magandang tignan. Pero neto, din sa paggamit din ng texture, wag yung basta nilalagay na lang lahat ng texture dyan kasi nagustuhan na natin, so parang overwhelming naman yung tignan na sobrang clog na or sobrang dami ng design. Kumbaga, parang nakakahilo na yun or
So kung eto naman, so medyo babasihin din natin yung kulay. So depende rin sa event na pangyayari yan. So yun yung mapag-aaralan nga natin susunod, yung mga colors naman tsaka yung typography ng mga gagamitin. So yun, practice-practice lang din kayo about sa mga ibang mga klaseng design. Then yung idea nyo, palakihin nyo na yung creativity nyo, yung idea nyo. Kasi so sa gamit yung description lang, so kailangan yung makagawa ng isang logo. So yun yung ipapagawa ko sa inyo next. So, tulad na ito, so medyo pambata siya. So hindi siya appropriate. Sa mga holidays naman, pag sinabi mga holidays kasi yun yung more on, tsaka sa mga fiesta, yun yung talagang parang gagamit tayo ng maraming kulay. Ganyan. So depende rin sa paggagamitan ng event. Yan natin. So dito sa, wait lang, sa holistic. So dito sa napag-aralan natin, so may mga question about sa form, shapes, line, sa mga elements. So may natutunan ba kayo na ano about sa graphic designing, sa fundamentals niya? So pwede kayo mag-type dun sa chat natin. Sa message box. Diyan pa ba kayo? Guys, type lang kayo guys. If may natutunan ba kayo or nadagdagan sa inyong learning na yung paggawa ng design, hindi lang basta bara-bara, basta gawa lang ng design o kaya basta astig or tingnan. Kasi iba naman kasi pag pang-gaming, yung iba basta nakitang astig or nakakatakot. So ganun. Yun nga lang, pagdating natin sa industry, kailangan nating mag-adjust or tumingin ng iba't ibang klaseng design. So hindi lang po pwede na yung tinatawag nating nasa comfort zone lang tayo. Kumbaga ako, magaling ako kunwari sa tribal, nagtatato, mga ganun. So hindi po pwede na hanggang doon lang ako. So kailangan nating alamin din yung iba-ibang klaseng design, yung fundamentals niya. So machinery din si Danica. So tingnan natin. Ayun. Danica, pwede ka mag-unmute, then explain mo siya, then kung saan mo siya ginamit na event. So parang youth ano to, parang youth na event yung mga sa organization. Good afternoon. Sige. Naririnig po. Ah. Bali po yung design po na yan ay ano ko, ginamit po, ginawa ko po siya before sa isang subject ko po na multimedia. Yung gamit ko po dito is ano po, Blender po. And then more on na po siya, more on Save the Earth team, ganun po. So more on parang sa organization, parang ganun. So paano tawag dito, anong kumbaga yung per element, ma-explain mo ba siya? Kalimutan ko. Basta po, ginawa ko lang po siya mga 3 years ago na po. Okay. At least may copy ka pa. Pero okay, yun nga yung mga nagagawa niyong logo. So kailangan niya i-compile yan kasi magiging CV niyo yan. Kumbaga yun yung parang pinaka-portfolio niyo. Yung mga ginagawa niyang design. So kailangan niyo itago sila or ilagay sa isang website na doon makikita yung portfolio. Kasi pag dating na sa mga employment, minsan hindi na uso yung papel. So minsan yan, hihingi na yung portfolio nyo or yung address. So doon na lang titingnan. No? Kaya sa mga PC, lalo at sa mga multimedia arts na mga company, yung mga graphic designing. So doon yun nila titingnan. Kasi kung papel-papel pa na nakaprint, medyo matatawa na sila pag ganun. So kailangan nyo rin maganda ng portfolio nyo. Gawa kayo ng portfolio din yung sa website. So ilagay nyo lahat ng design nyo doon. So tips din yan kapag mag-a-apply kayo or mag-more on sa graphic designing kayo. So very good din, Danica. So yun sa iba, so kailangan nyo din aral-aralin na yung mga elements, then pabisaduhin nyo sa mga ganito. Kasi tulad nga nung ginawa ko, kailangan merong ganito. Explanation. So yung simpleng logo na ginawa nyo, kailangan per element na ginamit nyo, then yung sa kulay, kailangan may explanation siya. So kapag pinagsama-sama nila, ano yung pinaka-mismo explanation niya.
So, ganun siya. So, di ko na patatagalin. So, aga yung uwian nyo, Sherlyn. May na. So, I hope na may natutunan kayo ngayon. So, next natin is yung about sa colors naman tsaka typography. Then, sa logo, sa graphic designing, kasi hindi naman ganun na kailangan one by one. Kasi, yung sa pag-i-edit naman ng iba't ibang klaseng medium, matutunan nyo naman yun eh. Yung kailangan nyo lang tandaan kasi talaga is yung parang pinaka-fundamentals. Kasi, doon kayo babase kung yung mga do's and don'ts, kung tama ba yung ginagawa nating design, kung hindi ba siya ganun ka-crowd, lalo na yung sa balance, yung sa balancing. So, yun yung mga kailangan nyo tandaan. Pero yung sa editing, ng mga ano, di naman ganun ka, no, kasi matutunan nyo naman yun. Like ngayon dito sa atin, may iba-ibang klaseng medium, merong sa Canva, sa AI, sa PS, yun sa Photoshop, o sa iba-ibang klase na pinagagamitan natin. So, nasa sa atin na yun kung saan tayo komportable, kung saan tayo nagdadalian para mag-edit. So, nasa sa atin na lang kung paano natin ma-design yung isang invitation o yung isang business o iba't ibang klase ng mga design or event na gagawin natin. So, yun yung mismo pinaka-main purpose ng graphic designing. So, kahit sa mga simpleng signages lang, so graphic designing din ang tawag dito. So, iba naman yung tinatawag na graphic artist. Yung mga graphic artist naman, iba naman yung ginagawa nila compared dun sa graphic designing. Okay? May iba pa bang question? May mga question ba? Wala na yata sa lang question, sir. Yung ano, how did? Bali, wala. Gusto ko lang din i-share. Yung tip, sir, no? Ano? Pagiging observed din. Tsaka patience talaga. Oo, kailangan ano, malaki yung pasensya nyo pagdating sa graphic designing. Kasi hindi yung, lalo't kapag under tayo ng company, hindi yung basta yung ginusto natin na design, hindi agad-agad masusunod. Kasi dadaan yan sa ibang, dadaan pa yan sa mga, ano, yung mga mag-check. So lalo na sa client natin. So may times na hindi nila magugustuhan, so kailangan ng revision yun. So maraming revision na nangyayari bago ma-approve yung design natin. So hindi yung ibig sabihin na ako yung sa graphic designing, kailangan ako yung masusunod. So hindi siya ganun. So may ibang pag-uusapan pa yan. Minsan pinag-meetingan pa yung design so bago siya ma-approve. So kapag hindi, revise na naman tayo. So kailangan yung pasensya natin malaki din pagdating sa graphic designing. Okay? So, pinaka-importante is context. Yan yung natutunan natin. Ayan guys, sige. Thank you ulit. I hope magamit natin, kasama rin ako, yung mga tinuro ni Sir Henry kasi importante talaga nga sa graphic design is yung fundamentals, yung kumbaga coordination ng mga elements na nilalagay natin. Plus na lang yung technical skills sa mga editing, ganyan, and such. So, yun lang. Screenshot pala tayo bago makalimutan. So, pa-open po ng cameras. Mabilis lang. Ayan. Sige, Ma'am Rosemary. Sige, okay mo. 1, 2, 3. Okay. So, ayun lang for this afternoon. See you ulit sa next Thursday. So, more on demo na yun. Goodbye, everyone. Thank you. Thank you.